Ay, may nagising. Lunusap. Ay, tabi-tabi po. Tabi-tabi. Ay, tabi-tabi po. May awig siya, no? Sige nga, oh, i-comment nyo nga ako kung sino ang awig ni Binay. Oh, sige. Sabi ni Binay, with 1,000 infected and dying from COVID-19, nakasalanan na naman ni Duterte, and over 4 million out of work and needing ayuda, kasalanan na naman ni Duterte, government is wasting millions on a fake Dolomite Beach. Some people in government have lost not only their compassion and sense of priorities, but their common sense. Eh bakit hindi nyo sisihin yung anak ninyo? O, diba? Nasa Senado po yung anak ninyo. Yung si Plantito Plantita. Nandun nun yung anak ninyo. Kasama ho siya sa na nag-approve ng budget. Bakit din nyo sisihin? Yan ang hirap sa'yo, Binay eh. Parang wala kang ano eh, wala kang alam sa batas. Paano ka tatakbo ng presidente? Paano ka e-epal? O, pusta ko sa inyo, tatakbong senador ito. O, oh. Oh, pusta ko sa inyo. Pero ewan ko lang kung mananalo, ha? Kasi wala na talaga, medyo... Ang nakikita ko sa ano eh, nakikita ko sa crystal ball ko. Yan yung crystal ball. Madilim. Madilim na kinabukasan. Hindi o, diba? Bakit niya sisisihin ng gobyerno? Eh kung naipasa yan sa kamay ng kanyang anak. Eh ba't hindi mo explain yan sa taong bayan na isa ang anak mo sa nagpasa ng budget? O na alam naman natin na hindi pwede basta-basta ilipat sa kalagitnaan kasi kung pwede maglipatan, o edi ilipat na lang lahat ng budget sa Office of the President pati yan kay Lenny Robredo. O, yan nga yung tinatawag na check and balance. Arlene Kayumanggi, mukhang on din. Anong on din? Anong on din? Ah, basta yun na yun. Anyway, diba, oh, yun lang ang ano, yan o kasi ang hindi alam nung ano, na meron tayong tinatawag na check and balance. Para oh, sigurado na lahat ng departamento ay mabigyan ng sapat na pondo. Ayan nga po, eh, dumadaan sa Kamara, sa mga mambabatas natin, maging sa Senado, dumadaan din po. So, pag yan eh, na-aproban na, hindi ho yan pwedeng basta-basta ilipat. Pinapaliwanag ng paulit-ulit ng DENR yan. Ang hindi ko maintindihan sa mga sinungaling na ganitong politiko, yung sa ganitong klaseng nililin lang nila ang taong bayan, kasi alam naman nilang mali. Alam naman nila na mali yung sinasabi nila, kaya lang gusto nilang maging pogi sa harapan ng taong bayan. Eh kahit anong gawin mo, Binay, hindi ka magiging pogi sa taong bayan. Hindi yung totoo, di ba? Yan yung tinatawag na gusto nila magkaroon ng pogi points sa taong bayan. Eh pasensya ka na. Pasensya ka na, Binay. Hindi ka talaga magkakaroon ng pogi points sa taong bayan. Kasi ipaliwanag mo muna yung mansion nyo. Na hindi ako nagsabi niyan, ha? Jobber the Good Book, morning puso po. Sorry late po yet sa work. Peace and love. Palapakan. At saka kung talagang concern ka sa mga may hirap, concern ka sa mga ayuda-ayuda, alam naman natin na napakayaman ng pamilya ninyo dyan sa Makati. Diba, sir? Kayo ang may-hari ng Makati. Ilang dekadang pinamunuan ng pamilya nyo ang Makati. Ang taas ng tax niyan. Grabe, ang tax ng Makati. Ilang dekada na ho yan, sir. Ikaw pa lang, ilang, nakailang term ka na dyan. Paano pa yung anak mo nang nag-aaway? At yung isang anak mong natanggal ng Sandigang Bayan at ayaw pa, ano, di ba? Bakit biglang nagdumilim? Nag-post na lang sa Blay, patulog na uli. Oo nga, ayan mo, di na po kayo mananalo kahit saan. Oo nga, bag, Bob Vlogs, ah. Tingnan nyo, ha? Mm. Alam mo, ang problema ko dito sa... Problema ko dito kay Binay. Pati dito sa kanyang kapatid na si Nancy Binay. Ang daming sinasabi,
'di ba? Ang daming sinasabi na kung ano-ano, sandali ah, nire-research ko kasi. Ito. Wait lang, hahanap lang. So ito, para paniwalaan mo, ano na natin, ha? Para paniwalaan mo, kasi diyan kayo naniniwala, di ba, sa Rappler. O sige, Rappler na lang ang ilalagay natin. Kasi yan naman ang kakampi ninyo. O. Kayong mga binay, pagpasensyahan nyo na ho, pero kahit anong gawin ninyo na pagsasalita laban sa gobyerno, pagmamalinis laban sa gobyerno, wala ho kayong key. Bakit? Yung pamilya nyo ho talagang merong atraso sa taong bayan. Maraming akusasyon sa inyo at the same time meron ding napatunayan sa inyo. So wala ho kayong karapatan magdadaldal, ha? Yan ang masasabi ko sa inyo. Ayan, halimbawa niyan, yung anak ninyo na nag-mayor din. Oh. The Court of Appeal finds the former Makati Mayor guilty of serious dishonest. Ibig sabihin, sinungaling. Ano pa? Grave misconduct. Oy, ano daw? Patay na misconduct. Oh, ano pa? Conduct prejudicial to the best interest of the service over irregularities in Makati Science High School building project. O sa madaling salita, hindi ho kayo katiwa-tiwala. Wala nang naniniwala sa inyo. Kaya kung ako sa'yo, Bina, shut up na lang. Hanggang hindi nyo maipaliwanag yung parking space nyo dyan sa, ano, yung mga CR-CR dyan. At saka hindi nyo maipaliwanag ito. Ano na? Sabi nga, silently fade away from the darkness. Ay! Laging darkness ang pinag-uusapan, basta binay. Basta yun na ho, ibig sabihin mo talaga, yung binay is equals to dishonesty. O, yan ha. Grave misconduct. And conduct prejudicial to the best interest of the service of irregularities. O, ibig sabihin, talagang ang tawag ko sa inyo, wala ho kayong key. Diba? Mantakin mo, ultimong anak mo nag-aaway. Diba? Kung hindi mo kayang ayusin yung anak mo, anong karapatan mong magsalita laban sa ibang tao? Ayusin mo muna yung pamilya mo, sir. Sir. Sabi nga nila, the first qualification of a good public servant ay yung pamilya. Pag yung pamilya sabit talaga. Eh yung pamilya mo, mantakin mo sa loob ng ano ha? Sa loob ng simbahan, nag-away. Nakita nyo ba yun? I-google nyo ninyo. Si Nancy. Ito palang Binay na mayor ngayon. At saka yung itong si Junjun Binay. Nag-away sa loob ng simbahan habang nangangampanya. Ginawa na ngang kampanyahan yung simbahan, nag-away pa. Jeju Marbinay, anong karapatan mo manita ng ibang tao kung yung sarili mong pamilya hindi mo kayang ayusin? Ikaw pa, isa ka pa Nancy Binay. Ayusin nyo muna yung pamilya ninyo bago kayo magpuputak dyan. Ang hirap sa inyo eh. Daldal kayo ng daldal. Pero ang totoo naman, yung pamilya nyo ang gulo-gulo. Totoo, diba? Tandaan nyo lagi ito. Okay? Tandaan nyo ho lagi ito. Ako, yan ang una kong tinitingnan sa mga leader, sa mga politiko. Pag ang isang politiko napakugulo ng kanilang pamilya, ganun sa akin. Alam mo kung bakit? Kung yung sariling pamilya mo hindi mo maayos, yung sariling tahanan mo hindi mo maayos, anong karapatan mo at kakayanan mo mag-ayos ng isang bansa? Well, the first unit ng bansa ay ang pamilya. Yung pamilya mo ganyan, as ang lakas ng loob mong pumuna ng ibang tao. Kaya nga, ito.
Ako, may bilib ako kay Pangulong Duterte. Bakit? Dalawa, pamilya. Hindi, di ko sinasabing ini-encourage ko yung ganun, ha. Kaya lang, may dalawa siyang pamilya, hindi nagbabangayan in public. Napakahirap nun, ha. Imaginin mo, wala kang makikitang bangayang nangyayari. Ibig sabihin, the president knows how to handle. I'm not encouraging na ganun, pero he knows how to handle. O, diba? O. Ganun lang kasimple yun eh, Binay. Kaya please lang, wala kayong karapatan. Layas-layas na kayo. Pwede ba mag-ibang bansa na kayo? Doon kayo sa Africa? Sama naman. Bakit sa Africa naman, Banatbay? Anong ibig mong sabihin nung ganun? Grabe ka naman makaano? Pagganunan. Hindi, totoo naman talaga. Dapat umalis na sa Pilipinas. Kasi booking na sila. O, booking na ang mga Binay. O, okay? Jejo Marbinay, ha? Huwag ka nang kumandidatong senador. Lakas ng loob mo. O, meron pa silang ano eh. Ganito kami sa Makati. Ano? Ano yung sa Makati? Nag-aaway ang pamilya. Ganon. Ganon ang Makati? Gusto mo mag-aaway-aaway ang pamilya sa Makati? Di ba? Pangit naman nun. Ganito kami sa Makati. Ano ganun ka sa Makati? Diba? Ganito kami sa Makati. Ano, meron na tatanggal sa trabaho, na politiko. Mayor nyo, tanggal. Diba? Kaya nga ako, sa totoo lang, I think someone has to run for Makati, for mayor sa Makati. Kasi, diba, yan nga yung kinabiliban natin nung una kay Isko. Kasi, sipin mo, ang kalaban niya dun, ha? Si pangalan nito si Erap, oh sino pa itong si Atienza, oh sino pa itong si pangalan nito, yung si basta may isa pa, oh di ba, ang tindi noon na panalo. Ganon din sa Pasig kay ano naman, kay Biko, si Eusebio, di ba, kalaban niya isang angkan din na talagang namuno sa Pasig at tabulok-bulok din ng Pasig. Ha? Kilala lang ang Pasig dahil dyan sa mga motel-motel dyan eh. Yung mga motel nila dyan, kakaiba. Jerry Guerrero, para kay Nognog. Ay, huwag naman ganun. Nasasaktan ako, Nognog din ako eh. Tess Ponce, hi to all. Hi to you too. Diba, sana nga ho, sana meron tumakbong ano, mayor dyan sa Makati, yung magbago na mga taga Makati. Sino ba mga taga Makati dito? Taas-taas kamay mga taga Makati, ha? Yung mga iba, o yung mga taga Makati at mga Makakati, iba yon. Yung mga haliparot, iba ho yun. Mag-u kayo magtaas ng kamay, mabubuking kayo. Yung mga taga Makati, sino dyan? Itaas nyo ang kamay nyo. Iba, o. Ha? Itaas nyo yung kamay nyo. May kahilingan ako sa inyo, baka pwedeng palitan nyo naman na yung mayor nyo dyan. Panahon na para magbago kayo ng pamilya. Kung puro Binay pa rin kayo, wala mangyayaring pagbabago dyan. Mag-iba naman kayo. Ayan o, here, born in Makati, pero hindi Makati. Yun. Dapat ganun ang ano. Oh, ayan o, nagtaas si Beautiful. Ah, ako taga Makati pero hindi rin Makati. Sabi ni Luis M, mga Binay super. Ayoko, baka mamaya sabihin ako nagsabi. Ayun nga pala tati, akong taga Makati. Ha, taga barangay. Diyan ako unang tumira, galing ako sa Fairview, nagtira ako sa Makati. Kasi diyan yung malapit ang ano namin, ang mga show. So nagrenta ako ng condo diyan sa Cityland. Ang lugar namin, social yung lugar namin diyan sa Makati. Namin, lugar ko pala. Hindi, kasi siyempre yung namin, yung mga tao doon. Alam mo, social yung ano namin diyan, ha, yung condo namin diyan sa Makati. Social na social. Alam mo kung bakit? Bakit? Alam mo nga. Bakit nga, anak na, ang tagal-tagal na mamagsalita. Meron po kaming swimming pool dyan. At saka malawak po yung swimming pool namin. Olympic size. Mga tatlo, ganon. Tsaka malalim. Kaya matindi ho talaga dyan sa Makati. Sobrang lalim mo ng swimming pool namin dyan. Parang beach. Kaya lang, merong kasamang dagang lumalangoy.
Tapos aside from dagang lumalangoy, ito nga lang swimming pool namin doon, lumalabas lang siya tuwing tag-ulan. Oh, doon. Doon ang aming tirahan noon, ha? Ang san ba yun? Basta sa Cityland, ha? Yan ho, doon ho kami. Kaya, tapos, ang maganda po doon sa tirahan ko dyan sa Makating condo ko, grabe ho, grabe. Ano po ito? Very, parang nature. Sa sobrang nature, maraming mga insekto, ipis. Ganon, yung mga maliliis na ipis. Okay lang naman daw yan, pwede naman daw kainin niya. Joke, huwag niyong gagawin yan. Kasi makikita mo yung mga maliliit na ipis sa mga karinderya, di ba? Yung ganon, nakaganon sila. Ian Orsine, salamat sa effort mo, Banat Bay. Mag-coffee ka na muna, watching here at work at Vancouver, British Columbia. Shoutout sa lahat ng Baneteros. Cool to. Salamat po. Oh, yan ha. Oh, next. Feeling ko nga kung saan ako nakatira doon sa Makati, doon din nakatira si Binay. Bakit? Kasi pag nagbabaha doon, maitim mo yung baha eh. Alam mo yon? Ay, naku po. Ay, German ipis. Oo, ang hirap pa naman patayin niyang lintik na German ipis na. Yung mga maliliit na ganyan, na city land tabi ng relation sa Makati, ano? O, alam mo na. Oh, hindi ko na lang sasabihin kung saan. Ah, oh, dito rin meron din dito. Nakain ko na nga yan eh. Ano naman siya? Crunchy in the outside, chewy in the inside, ganun. Kaya okay lang 'yun. Sabi nga nila, minsan kailangan mo ng germ sa katawan. Yung mga dahilan ng mga ibang tao, eh, no? Ay, gano'n ka, bakit gano'n? Sabi nila, hindi, minsan kailangan mo rin ng germ sa katawan. Porkit ng kamalit, hindi na ilinis. Sabi sa'yo, hindi, kailangan mo din minsan ng germs. O, di ba yung Yakult, meron yung ano, germs? Ganun, ganun. Ay, antaray. Antaray, DJM! Hello, Banat Bay, mga Binay, matagal ng korap sa Makati yan. Kaya nga, napakayaman nila. Luxury living yan. Sila sa San Antonio Village. Alam ko yan. Nadadaonan ko yung bahay niyan. Grabe ho, yayamanin talaga. Salamat po. Hello sa mga RT ng Pilipinas. Anong RT? Ma-RT? Ganon? Ano yung sabi ng RTJM? Salamat sa papingwa, ha? Dahil dyan, meron tayong buduots. Maraming salamat, Wonderfella 19. Ang ganda ng araw ngayon. Marami nagpapaayuda sa akin. Thank you very much. Alam niyong weekend, ha? Thank you very much, Sir Randel. Bibili na ako ng helmet. Next.